50 cm, tapos yung 35 Punta kami ngayon dun sa bagong bahay para i-check yung progress ng renovation, ng construction. Kasi last Saturday, hindi kami nakapunta dahil nasa Pangasinan pa kami. Tapos kahapon, hindi rin kami nakadaan. Dapat dadaan kami kahapon, Monday. Pero kasi natagalan kami, ang dami namin inasikaso. Nag-check kami ng, naghanap kami ng bilihan ng tiles, ng kitchen sink. Tapos nag-canvas na rin kami ng induction cooktop tsaka range hood. Bago kami pumunta dun sa bahay, dadaan muna kami sa Walter Mart kasi merong Abensons dyan. Dyan na kami bibili ng cooktop, induction cooktop tsaka range hood. Yung cooktop medyo mahal pero kasi nag-search ako sa Homebodies, ngayon lang, kanina umaga, nag-search ako. Ang nire-recommend nila na brand is yung Technogas. Technogas Technique, ganyan. Esakto dun sa Abensons, sa Walter Mart, meron pareho yung range hood tsaka yung induction cooktop. Medyo mas pricey nga lang siya kesa dun sa isang brand, yung Hapele ba yung pangalan nun. Pero yun nga, mas nire-recommend nila yung Technogas. Kaya yun na lang yung kukunin namin. Dito na kami sa Walter Mart and ayan yung Abenson nila. Malaki naman yung Abenson nila dito. Ito yung mga induction cooktop nila at saka mga range hood. Ito may Technogas, may La Germania. Tapos ito yung tinignan namin kahapon na range hood. Either yan or ito. Tapos ito yung induction. Ayan. Na-confirm naman namin sa contractor namin. Pasok naman yung size niya. So, ito na lang. Sa range hood pala, meron pa silang installation fee. Depende kung all-in or basic install lang. So, ayun, wala daw stock itong induction cooktop. Display lang daw. Eh, ayoko naman mag-display kasi syempre, delicate siya. So, sabi ko, tinanong ko kung may stock ba sa ibang branch, ganyan, iti-check daw nila. If ever na meron, kaya daw i-deliver bukas. So, if ever na ma-deliver bukas, sa bahay namin, bahay na tinitirhan namin ngayon. Kasi kung doon sa pinapagawa, baka walang mag-receive. Itong range hood, sinicheck pa kung merong, ano, merong stock. Pero actually, mas importante kasi yung induction ngayon eh, kasi para maano yung sukat. Itong range hood, kahit ng sukat. Ito may stock pa? Meron yan. Ito lang daw. Ito, ito na lang muna. O, ipasabay na lang natin. Ito po. Malapit na kami sa bahay and sobrang lakas ng ulan, as in yung hangin talagang gumaganon. So si Daddy na lang yung bababa para i-check yung bahay, yung progress. Siya na lang magbi-video para hindi na ako bababa kasi si Gregory tulog din. So hindi rin makakababa si Gregory, hindi ko naman pwedeng iwan yan dyan na mag-isa. Tsaka hassle nga kung bababa tayo. Ang hassle kung pati ako bababa and maulan nga. So, si Daddy na lang magbibigyo. Kailangan kasi namin talaga ihatid yung kitchen sink ngayon. Tsaka okay na din para ma-check natin kung binabaha yung area. Pero so far, parang hindi naman kasi magsasabi naman sila contractor sa amin kung may problem to. Tsaka yung sa ano din, yung sa bubong, kung may leak. Pero wala naman kasi ilang araw nang nag-uulan. Wala namang sinasabi sa amin kung merong leak or anything na problema na related sa ulan or sa baha. So, ayan na yung bahay and mukhang nakatanggal na yung pinto sa main door tsaka sa back door. Tapos grabe, oh, lakas ng ulan. Kita ba? Ayan na pala yung PVC na dineliver kanina. Medyo umina na yung ulan, kaya nakalabas na ako. Tapos gising na rin si Gregory. Ayan sila sa likod. So, titingnan na natin din. Uy, nakasimento na rin pala yung harap. Ito na yung bahay. Ayan, so far yung update dito sa labas. Andito nakalabas na yung dalawang pinto. Ito yung back door tsaka main door. Papalitan na nila yan. Tapos, itong labas sa may garahe na part, nakasimento na rin pala. Kasi di ba puro lupa yan? Nung last na punta natin, pati dun sa gilid, nakasemento na. Ayan o, oh, nakasemento na lahat dito sa harap, pati sa gilid. Ayan, nakatanggal na yung sa main door, tapos nakakabit na rin yung tiles dito sa baba. Ayan na yung tiles dito sa baba.
Yung nakakabit na yung ano tiles dito sa kwarto, sa baba. Tapos, na-close na rin yun. Natanggal na yung bintana dito. Na-close na rin yan. Tapos, natibag na yung wall dito. Bintana yan, tsaka yung pinto. Tibag na yan, diretso na sa kusina. Meron na rin bubong dito sa kusina. Tapos, ginagawa na yung kitchen counter. Sakto lang pala malaki, no? Kala ko maliit, eh. Kala ko lang. Eto. Ganto pala yung color ng tiles namin. Dark gray something. Tapos, ang ganda ng pagkakagawa kasi sobrang nipis lang ng ano ng grout. Yan yung kasi request ko kay sir. Manipis lang yung grout. Sabi naman niya, goods daw. Yung CR sa baba, natanggal na rin yung tiles sa wall. Pero dito sa floor, hindi pa. Okay, tayo sa taas. Ito yung ano. Ito na yung isang kwarto na color blue yung dingding no nakaraan. Tapos ngayon, sinisimula na rin pinturahan. Pero primer pa lang yan. Yan. Ito na yung sa kusina na part. Meron ng bubong dyan. At least nakakagawa na sila sa kusina. Tapos ito yung CR. Ito yung CR last time na napansin ko may ibang ano color ng tiles. Pinatanggal ko ulit kasi papapalitan namin. Pero itong floor, ayan, okay na yan. Ito yung floor na napili ko para sa tiles. Ay, sa CR. Ito yung floor tiles para sa CR. Ayan, hindi naman siya madulas na ano na tiles. Ito yung mga tiles na tinanggal. O ito yung mga tiles na unang ginamit. Ito yan. Sabi ko green na mali ako ng tingin ng kulay. Kaya pinapalitan ko. Ito naman yung kwarto dati na color pink. Pininturahan na rin. Sisimula na rin siyang pinturahan. Primer pa lang yan. Ito. Naging white na siya. Tapos inakyat na nila yung mga pinto dito. Most likely makakabit na rin siguro yan. Ito yung mga bintana na tinanggal doon sa tinibag na ano na wall. Ito yung space sa gilid na padiretso doon sa kitchen. Merong back door dyan. Toby, check mo. Hindi kasi yung gripo eh. Yung gripo para sa washing. Ikaw nga mag-decide kasi ikaw maglalaba. Hindi nga, para kung dyan nga ilalagay, mag-aabang ng ano dyan, gripo. Kasi dito, meron ng nakaabang na gripo, sir. Okay. Kung dito yung laundry. Ano? Alagyan mo natin talaga ng gripo. Bakit? Oh, kaya nga dyan yung washing. Sukatin na lang din natin yon. Either or. Malapad talaga yung tapo. Yung? Either or. Malapad talaga yung tapo. Ito rin. Oh, sige. Ah, sige, sir. Update na lang namin kayo kung anong decision. Sorry. Tapos papabutas kami ng para sa window type na aircon. Kaya ba sa taas or sa baba yung ano, sir? Ah, nandiyan sa mismong bintana. Diyan. Yung ginawa namin sa ano, ma'am? Sa taas yun, eh. Yung sutri. Nakasabay siya sa may ano.
nakadikit sa sliding window. Dito po naka-fix na. Ito sliding na lang po yung window. Ah, ito na lang yung maliit na bubuksan. Tapos na lang po yung sliding. Kasi ito, naka-fix na po yan. Kasi na glass. Opo. 40 lang. CM yan, sir? 40 cm, tapos yung 35. Pareho lang sa taas. 51 pala ganyan. 28 pala. Ay, kasha ba? 51? Apo, kasha yun. 60 kasi yun yan. Oo nga. Hindi naman siya sagad na sagad. Sa pagitan, ito mo ng dalawang outlet. So, ganyan siya. Kasi naglagay kami yung outlet dito. Para sa... Para saan tong outlet? Mag-table po yung... Kaya rin po, mga rin. Ito, covered ba ito ng ano, cabinet? Okay. Hindi siya naka-expose to? Okay. Ganda rin. Kasi walang salo ko nga pong kaya dapat may ganda. Okay, sige. Gusto ko lang covered siya. Opo. Hindi, ayok. Hindi naman yung mag-expose niya. Covered siya ng cabinet. Para mukhang cabinet lang siyang isang muko. Opo. Itong ito. Para sa pull out. Ano pala siya? Ano po? Ano po? Ano po? Allowance kahit mga ano lang, 50 lang. 60 cm. 50 lang mo. 50 cm yung sagad. Max na yun, sir. Opo, max na po yun. So, yung lapad niya, standard naman yung 40, 35 to 40, ma'am. Sige, sir. 40 na, ma'am, kasi pull out na yun. 40 cm? Oh. Bali, 50 yun. 50 by 40 cm. Sige, sir. Yan, yan. 60 naman lang. 60 max. Sagad na yung 60, sir, no? Opo, sagad na po yung 60. Kaya lagay niyo na lang po. Tapos 55 yung doon galing. Opo. 55. Mula dyan. Yes. 55. Sige po. Ay, dito lang pala. Hindi pala awit yan. Hindi ta tama? No, po, okay, sige po. Mali pala. Dito lang natin. Malayo mo. Isa mo. Nakauwi na kami dito sa bahay and ayun yung update. Nakabili na kami ng induction cooktop and range hood. Pero bukas pa yun i-deliver dito sa bahay. So next week pa namin yun madadala doon sa bagong bahay. Pero kinuha na namin yung sukat para makaabang na ng space para doon sa kitchen counter. And nakabisita din kami doon sa bagong bahay kahit sobrang lakas ng ulan. And ayun nga, ang dami ng pagbabago, yung tiles sa baba okay na. Tapos ongoing na sila doon sa kitchen, yung kitchen counter, pati yung bubong, meron ng bubong doon sa kusina. Tapos sa labas, nakasementado na yung lupa-lupa doon sa labas. Pero hindi pa makatrabaho doon sa bubong, sa gate kasi umuulan nga. So more on sa loob yung trabaho nila ngayon. And wait lang. And ano to? Yung pintura, nagsisimula na rin sa pintura sa mga kwarto, pero primer pa lang din 'yon. So yun, ang dami ng changes compared dun sa last na punta namin. So next week abangan natin kasi mukhang mas marami ang mga gagawin nila this week kasi nga working na sila doon sa kusina. Tapos pinapa-prepare na rin sa amin yung toilet para dun sa CR tsaka yung iba pang kailangan para sa kusina like pull-out cabinets. So, ayun lang! Thank you for watching! Bye-bye!